Hello my beautiful people, this is Miss M and welcome back to my channel. So guys, thank you so much for watching this video. Anyway, this is just a summary teaser reaction about sa nangyari today ng Primadonna's hashtag maniwala ka Jaime. So huwag kayong mag-expect ng sobra-sobra dahil mas lalo kayong may inis na nangyari today. So mas pinalala nilang sitwasyon at sobra-sobra kong magbigay ng pahirap lalo sa mga bida. So, anyway guys, ang nangyari kasi kanina, ang sasabihin ko sa inyo, madouble inis, madouble kung ano pa man, dahil hindi ko rin in-expect yung twist nila, dahil iba ang kasama ni Kendra today. So, anyway, ang nangyari kasi kanina, at dahil si Jaime hindi siya makapaniwala or bothered siya sa mga sinasabi ng tatlo na sila yung totoong Dunas, ay talagang gumawa siya ng paraan para makausap muli ang tatlo at saka yung nanay ni Lilian para mapatunayan ulit na kung totoo ba at bakit sila nagsisinungaling. So ayun na nga guys, doon pumunta nga ulit sila sa bahay ni Jaime para i-clear yung sarili nila na they are telling the truth, but then itong si Jaime at saka si Lady Prima ay talagang willing naman sanang makinig sa pangalawang pagkakataon na sila ang totoong primadonnas. Pero ang twist guys, ito na. Ginamit ni Kendra yung kaibigan ni Lilian para magsalita laban sa tatlo at ni Lilian na yung tatlo ay nagsisinungaling lamang para pirahan ang mga Claveria. So shock na shock si Jaime at si Lady Prima, galit na galit. Itong si Kendra umakting na parang oh my god, ano man kung ano-ano, pero alam naman niya na pakana niya yun. Tinakot ata si Dindi o at saka yung anak niya o baka tinakot o baka papatayin o mga gato ganyan. Basta binayaran siya kung ano pa mang rason, basta kumampi siya kay Kendra. At tauhan siya ni Kendra at nagpagamit siya ni Kendra. So galit na galit si Lady Prima at itong tatlo nagmamagawa ulit na sana sila ang paniwalaan dahil sila ang nagsasabi ng totoo. Sana man daw pakinggan sila ni Jaime. Pero itong si Jaime, dahil salitong lito na rin siya, hindi na rin niya alam kung kanino siyang panig maniniwala. So sa kabilang banda guys, itong si Lilian, nakatakas nga siya doon sa bahay kung sino yung taong umalaga sa kanila, yung mag-asawa sa kanya, yung mag-asawa nag-alaga sa kanya. Tumakas siya doon para hanapin yung tatlo sa kasamang palad na kita siya ni Henry. So yun na nga, ito na nga ang abangan guys. Dahil nakala ko nagtago siya doon sa tricycle at ligas na siya doon, ay hindi pala dahil makikita at maabutan pala siya ni Henry at sasaktan siya ulit nito. So, as expected, pag nakita muli siya, hirap ulit siya. So, kulong ulit. So, ganun ang nangyari nga sa kanya. Akala ko makaligtas pero hindi. So, sa kabilang banda naman, itong tatlo na mo problema kung paano nila patutunayan na sila totoong primadonnas. Ang tanga-tanga naman ni Maye, no? Hindi naman lang niya binigay lang ulit yung kintas. At ito pang ikinasama ng twist nila. Dahil si Dindi ginawa niya ang paraan para makuha yung kintas na magpapatunay na siya ang tunay na dunas. At ibinigay niya ito kay Kendra at ibinigay niya nito kay Brianna at yun pa ang mas magpapatibay lalo ng ebidensya na si Brianna ang totoong Claveria dahil sa kwintas na yun. Dahil kay Dindi nakuha niya dahil tinakot itong si Dindi kaya siguro ganoon. Pero sana man lang nagawa ng paraan o naging fake yung binigay o kung ano pa man. At merong masayang twist itong mga director at writer nila. So ang masasabi ko lang sa buong episode kanina ay talagang nakasakit lalo ng puson. At saka walang kwenta eh. Kumbaga ganun, kung ikaw isa ka sa mga
viewer nito, huwag ka nalang mag-expect na maganda ang mangyayari today. So hayaan mo nalang ang flow ng story hanggang sa panahon na i-reveal nila kung kanino at kung kailan nila gustong i-reveal na ang katotohanan ay sina yung tatlo ang totoong mga anak ni Jaime. So sa ngayon, nalabo pa dahil lalong tumibay ang ebidensya ni Kendra na hawak niya dahil yung kwintas ay mapapasa kanya na at yun yung na magpapatunay na si na totoong Claveria. Pero hindi ko rin alam kung paano ito napunta ni Dindi o ninakaw niya ito sa mga gamit ni Maye. So anyway guys, kung isa kayo sa mga nainis at naging napaisip na ganon yung twist at walang dayaan sa DNA pa dahil hindi, yung kwintas lamang ay magpapatunay na mas lalong tumibay ang ebidensya ng pagkukunwari ni Kendra. So anyway, thank you so much for watching. If you like this video, kindly give me a thumbs up and bye!